First Thessalonians, na po yung sabi niya, yung wakas or end ng kanyang paalala sa mga taga-Salonika. Kaya kung titingnan mo sa buhay ni Apostol Paul, siya po ay isang manggagawa din ng Diyos, ngunit siya din po ay nasa Propesyo, makatulad din natin, kaya nasa Propesyo din sa gawain ng Paul. Kaya una-una sabi niya dyan, sinabi ng Panginoon, kailangan sabi niya, magalak kayong lagi. Sabihin, joyful always. Kailangan po tayo na maging masaya sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. And pagkat kung hindi natin ma-enjoy yung paglilingkod po natin sa Panginoon, balang araw na hindi po tayo, hindi natin ma-exercise kung ano po yung kagalakan na gumula sa Panginoon. Kaya sabi na, paalala ng Panginoon sa atin, kailangan lagi po tayo masaya sa ating paglilingkod. No, hindi ka lang masaya kung marami kayo, kundi ang kagalakan sa puso po natin yan sa pamagitan ng relationship po natin sa ating Panginoon Jesus Christ. No, kahit ikaw lang mag-isa, kahit anong mga trials sa buhay, nandyan din yung kagalakan. Lagi po tayo masaya. No? Kaya hindi lang tayo masaya kung may mga panalangin o pagpapala na dumarating sa ating buhay. Blessing. Okay, gusto ng Panginoon sa atin na lagi po tayong nagagalak sa kabila. Nagagalak po tayo dahil binigyan po tayo ng Panginoon ng chance, no, na nakilala siya. Ang buhay po natin, nanginingan po natin, pagising po natin sa umaga. No? Kapag po tayo masaya sapagkat tayo po kasama natin ang ating pamilya na kasamaan ng palataya. Okay, pangalawa po, sabi niya, palagi kayong manalangin. Yeah, ito po, no, yung para puntaan po natin, mag-alas po tayo, always pray, kung dito tayo sa bahay, kung wala kayong ginagawa, manalangin po tayo, no, kahit 10 minutes or 1 hour, panalangin, 15 minutes, makagalaya. No, sa ating mga Panginoon, malaking tulong yung panalangin, lalo na sa ating pamilya. Hindi natin sila lagi kasama. Araw-araw, minuto-minuto. Ang kaaway, minuto-minuto, oras-oras din yan, mag-atake sa ating pamilya. Kaya malaga yung prayer. Ito po yung isang sandata po natin. Yung prayer, lalo na sa pagbasa ng Bible. Yan din, isang sandata po natin. Kaya kung hindi po tayo nababasa yung Bible, minsan nag-aaburido po yung utak natin. Dali tayo makalitin, mainis. Kung magbukas na po tayo, ang Bible na po yung nag-control sa atin. Maalala po natin kung ano yung salita ng Diyos. Na, lagi po tayong pasalamat. Yung pangalawa po ay laging manalangin. Okay, pangatlo sa verse 18. Oh, sabi niya dyan, at magpasalamat kayo sa Diyos at ng pagkakatao. Ibig sabihin, always po tayo magpasalamat. Yes, lahat na anuman yung gawa mo sa iyong buhay, salamatan ng Panginoon sapagkat hindi ikaw yun, kundi lagi natin itataas yung Panginoon. Glory to God. Salamatan mo yung Panginoon. Kung ano yung mga na-invest mo sa buhay, kung ano ka ngayon, noon, yung pagkakaiba niya, hindi ang sarili mo, yung itataas mo, hindi ang pasalamatan mo ang Panginoon. Kaya nilagay ka dyan. Kung sabi niya, kung tiwalaan ka sa maliit, dapat tiwalaan ka din sa malaking bagay. Kaya yun po yung gusto ng Panginoon. Lagi po tayong mapasalamat. Sa lahat ng mga trial sa buhay, pasalamatan natin Panginoon sa buhay po natin. Yung pagbabago sa buhay po natin. Pasalamatan po natin ang Panginoon. Lalo na ngayon pandemic, pasalamatan ang Panginoon. Isasak na doon na hindi kasali sa coronavirus. Kaya yung dapat nagpasalamatan sa Panginoon. Sapagkat sabi niya, ito ang kaloob ng Diyos para sa inyong pagkipag-isa kay Kristo Jesus. Kasunduan po tayo. No? Kaya nagpag-isa po tayo kay Kristo Jesus, may wala po tayo dapat pinatakutan. Ang kasunduan po natin, tinanggap mo si Jesus Christ sa buhay mo na bilang tagapagligtas at tiwalaan mo siya. No? Kaya yun po. Okay, pang-apat, huwag na ninyong hadlangan ang Espiritu Santo. Verse 19, bakit hindi po natin hadlangan yung Espiritu Santo?
No, huwag nating hayaan na mawala pa yan sa atin. Sapagkat kung adlangan mo yung spirit, naalis yan sa iyo, ay malaya kang gumawa ng kasalanan. Ang lumayo ang spirito ng Diyos. Kapag wala na yung spirit ng Panginoon sa iyo, hindi ka matakot na gumawa ng kasalanan. Tuloy-tuloy na yan na ginagawa mo. Kaya huwag natin hayaan. No? Kung ano po yung ginagawa natin, huwag natin hayaan yung Holy Spirit ng Panginoon ng Diyos sa atin. Mahirap yan kung mag-alis, nawala na mag-remind sa'yo. No? Kung darating yung mga panahon na yan. And then verse 20, huwag na ninyong baliwalain ang anumang pahayag mula sa Diyos. Ano po yung mga pahayag? Yung mga narinig natin sa salita ng Panginoon. Pati sa buhay po natin, hindi na paulit-ulit pinarinig sa atin. Kasalanan ay kasalanan, kung mabuti ay mabuti. Madali lang yan. Ibig sabihin, kung gumawa ka ng mabuti sa Panginoon yun, kung hindi ka naman gumawa ng mabuti, ibig sabihin, alam mo na yun yun, Satanas yun. Huwag mo na i-expect. Kung patuloy ka gumagawa ng kasalanan ng pagdating ng ating Panginoon Jesus, huwag mo na i-expect na makapasok ka sa kanyang kaharian. Ibig sabihin, hindi mo, binawala mo yung salita ng Diyos. Parang wala lang sa iyo, walang epekto. Sa kabila na ngayon, maraming mga manampalataya, parang wala na sa kanilang salita ng Diyos. Natigas na yung mga tabingol na. No? Mas marami pa sila alam sa iyo kung i-remind mo sila. Yeah. Ganun ang mangyari sa atin. Kapag turating na yung espiritu na yan sa iyo, sa punto mo na yan, ay talagang mahirap na panuturuan. Kaya yeah, hindi ka na maniwala. So kung yun na yung mindset mo, na mas magaling ka pa sa kanya, mas matalino ka pa sa kanya, yung lagi na sa isip mo, mas malaki pa yung pinag-aralan mo sa kanya. Yan, darating yung panahon na yan, hindi mo na paniwalaan yung kasama mo, lalo na yung mga manampalataya, yung nagtuturo na walang pinag-aralan, kundi yung pinag-aralan, yan yung mga tao minsan, no? Hindi nila alam, ayan ang ginagamit ng Panginoon na para sa kanilang kaligtasan. Kaya huwag natin baliwalain ang salita ng Panginoon. Bata man yan, pero ano man yan, nagbabahagi sa'yo ng salita ng Diyos, paniwalaan mo yan. Basta hindi lumalabas dito sa banal na salita ng Diyos. Okay, sabi niya sa 21, suriin ninyo ang lahat ng bagay at gawin ang mabuti. No? Kaya ito po yung minsan mulog po tayo na dito. No? Yung sabi mo, kala mo mabuti na yung ginagawa mo, pero sa paningin ng tao ay mali. Kaya ito po yung sabi niya, suriin ninyo ang lahat ng bagay at gawin ang mabuti. Kaya tandaan po natin, buwat kilos po natin, ibantayan natin, at alam mo tama yung ginagawa mo, yung pala ay mali sa iba. Kaya ibantayan po natin, lagi po natin kausapin ang Panginoon para na ganda yung result na mga ginagawa po natin at kabutihan sa ating kapwa. And then sa 22, sabi niya dyan, lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasalanan. Sabi, nag-remind na si Apostol Paul sa atin, para ang Panginoon, malayo ang lahat ng kasamaan. Sa panahon ngayon, nag-remind ng Panginoon sa atin, dapat lumayo po tayo sa uri ng mga kasamaan dito sa Tsalipota. Okay, di po tayo sa last verse, narin po tayo. Naway lubusan kayong gawing banal ang Diyos na siyang nagbibigay ng ayun, kapayapaan. Sabihin, nauna ang kapayapaan ay nasa ating sarili. Sa pamagitan ng relationship po natin sa Panginoon. Kapag wala po tayong kapayapaan sa buhay po natin, ay mahirap po magbahagi sa ating kapwa ng kapayapaan. Peace. At sabi na dyan, at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong kaluluha, ang espiritu, ang katauhan, ang espiritu, kaluluha at katawan. Kaya dapat ito po yung pag-alagaan po natin yung spirit na ito. Palagi po natin ipanalangin ang Holy Spirit na maintain sa atin, nag-guide sa atin. Sapagkat ito yung kaluluwa po natin, ay ito yung mahilig sa mga bagay dito sa sanibita. Diba na-explain na ito sa atin, yung kaluluwa po natin,
Dahil ito yung pakiramdam. Body, soul, spirit. Spirit. Body, soul, spirit. And then yung katawan natin, kung ano yung ipapasok natin, ay limbawa sa pagkain, kain ng kain. Kaya kung di natin makontrol yung itong kaluluwa, ay ito po yung mahilig. No? Kahit ano yung hilig niya. Pagkain, salaman, kalayawan, lahat ang soul. Sa, nangyari yung sa salon yung sa mura, no? Lahat ng uri, ng kalayawan, ng doon. Kahit si panahon pa ni Moises, no? Yung umakyat si Moises sa bundok, yung 40 days, hindi siya nagbaba, yung bumaba na siya, yung pagka 40 days, yung pagdating niya doon, ang ginagawa ng mga tao, gumawa na sila ng Diyos-Diyosan, mga gold. Yung mga babae, ano nila, tapon pataas, nalaro-laroan nila. Yan na na ginagawa ng mga tao. Na nag-remind na si Moses sa kanila na huwag na rin nila gawin yun. Kaya nagalit si Moses kanila. Kaya bantayan po natin, yung kaluluwa po natin, ito po yung sabi, yung partner ng hapo natin, na kung ano yung gusto niya, ay talagang hindi mo kayang kontrolin kung wala kang Kristo sa buhay. Sabi niya yung katawan, yun ang sabi ko kanina, kung ano yung gusto mo ilagay dito, ay kakainin mo talaga yan. Hindi lang kaya mag-iwas. Kung ano yung gusto ng kudura, ibagan, kainin. Body, soul, and spirit. Kaya yun. Hindi natin yan kayang kontrolin kung wala ng disiplina sa iyong sarili. Kaya dyan din pala tayo mapahamak sa mga bagay na yan. Ang iba ang bawali ng Panginoon, tulad lang yung sa dugo, di ba? Bawal man yan sa buwang abo na din.